So yun yung version na sinabi ng isa sa mga participants, si Clarence. So this time, may ibang version. Version naman to ni JB. So that's why we're just giving you the two opposing views. Pero para po rin na to speculate on things, ano? So until such time that the DCIDG will have its final say, because we commissioned the DCIDG to be the lead agency on this investigation. So the DCIDG people will be the one who will keep the final say on what really happened. Ay, hindi, sa CIDG matagal. Kasi until this time, naghihintay sila ng advice sa mga doctors kung pwede nang kausapin yung mga inmates doon. Pero yung version ni JD, pwede na? Of course, yun ang magiging topic ngayon. Okay, so dalawang version na yung narinig namin. Earlier, yung sinabi para ganyan ng assumption is version ni Clarence. Yan ang version ni Clarence. So ngayon kay JB. Do, kay JB naman. Pero napag-cross, ano yun yung dalawang version? Okay, magkaiba talaga eh. Kasi apparently, the version of Clarence would indicate na nagkaroon daw ng pot session, which is totally denied by JB. So that's one of the actions that will be taken by the upon my instruction sa superintendent na mag-conduct ng drug testing to fish out kung talagang totoo yung kwento ni Clarence. Sir, after the initial incident, ano yung reaction? Ano yung quick reaction? Of course, maski naman siguro sa normal human being, talaga inilabas kagad yung mga mga wounded. Pero nagkalugan ba? Bigla? Meron. May mga sa magiging sasabihin ng ating investigator, may mga lumabas na mga at least mga 5 weapons ano. Kasi nung nagkaroon ng mili, pumasok agad yung staff, pinadapa yung mga involved, and then they were ordered to throw out yung mga weapons. Panay bladed weapons lang naman. I speak the one that was found doon sa at least one of the deadly weapon yung nakita doon sa kama ni Tony ko. Hindi siya, sir, yung tipong ginawa weapon. Talagang ice pick talaga. Ice pick talaga siya, oo. Ilang kama ni Tony? Ilang piraso? Still have to find out kung ano yung mga involved kasi lima yung tinapon eh. So, sumaksa? Ha? Ayan, mahintay natin si yung ating investigator. Iwan lang sa inyo po. Nahuli ba? Makukulong ba sila dyan? Doble kulong, ano? Yung mga involved, ilan ilang ko sila? So far, ano eh? Pito. Pito. Oo. Yung apat yung nasa hospital, tsaka mayroon pang tatlong na-involve na hindi naman wounded. Si Jimmy nasa hospital? I think it is Vicente C. Si Peter ko. Tony ko was already pronounced dead, ano? Tsaka itong si JB. Just clarification, just na-clarify ni General Association na si Vincent C. was hospital ng Maynila? Tama ba? Yeah, eventually, it was transferred here sa ano? Hindi ko alam bakit ganun naging procedure nila. Ano. Hindi ko din alam kung ba't sa munti. Ano, kung hospital nga na Maynila yun. Malayo talaga. Si Tony ko died on the spot? Ang sabi, Tony ko was still alive nung din sa hospital. Pero namatay na dun sa pagdating sa hospital eh. Oh, still, and will be undergoing a surgery. Si Peter ko. So, apparently not. Sir, ano po yung fatal na tama ni Tony ko? Kaya siya namatay. Saan ba yung mga... Hindi ko rin alam kaano pa yung details, ano? Tinanong natin si investigator. Kasi ang tama daw ni Sebastian is like parang mga sa mga extremists lang. Di natin alam kung sangga yun or whatever. Pero more on superficial wounds. Sir, mangin po si sumaksak daw sa kanya ng maskara. Mga baka hindi accurate.
kasi may ina-identify sila na at least two assailant. At least doon sa version ni JB, may dalawang assailant sa among kay ano kay Tony ko, kay Peter ko at kay Vicente C. Nakilala nila. Ang kanilang identification lang, taga doon din pero Pilipino daw. Inmate. Hindi naman daw Chinese yung isa. Pero upon investigation, initial na tumatiga ating in-house investigator, parang lumalabas si Cinco ata. Yung... hindi, isa sa mga assailant yung Cinco. Ay, yung ibang version kasi yon. Oo. Ah, sige, sir. Ah, Yusek Orseo. Reynante Orseo. Reynante. Orseo. O-R-C-E-O. Tom. May binanggit na pangalan eh. A certain parang Junida ata. It was a certain Junida who was the assailant of JB. Yes. Oh. 0917-891-8787. 87. Pero sir, sino yung pag-support ng mga testimony nila, yung mga sinabi nila Sebastian saka ni Clarence? May mga support ba sa kanila na yun talaga yung nangyari? O may nakausap tayo in third party? Of course, doon yun magiging weight na evidence, yung CCTV talaga. Pero sir, sa pag-sili mo sa CCTV, actually, di ko pa rin nasisilip. Layan ako kasi nandito na kayo. I'm still waiting for that CCTV na makita ko rin. So, hintayin mo natin makomplete lang yung investigation ng CIDG. Saan mismo nangyari? Ha? Saan mismo nangyari? Sa Building 14. Doon ba sa may? Sa may, it happened in the mess hall. Beside the, selda ni Tony ko. Square siya eh. From the... Ito yung parang building 14. Na parang ito yung nandito yung ng mga inmates. Parang meron ditong... meron ditong visiting area. The mess hall was here. Nandoon din yung kay Tony ko. Ito, all the rest kasi may mga yan. So, ito Zelda. Yung kubol ni Tony ko. Mm-hmm. Tapos to, mess hall ito. Oo. Dito si Tony ko. Dito sila gumagamit. Ayan, oo. Ayun ang version ni Clarence. Tapos, itong buo na ito, si Zelda ng ibang... Saan po galing si Longa Il? Actually, si Longa Il is... Paano kung... Sa version, sir, niya, sa version ni... Hindi, yung physical setup nila, across lang ng Zelda ni Tony ko sa Benga Il. So, kung ito po yung... Parang... Kung halimbawa, ito yung mess hall, may konting door dito, narito si Tony ko, narito yung kay Bengail. Bengail din. Ayan. Dito yung ito, mess hall ito. Mess hall yan. Narito si JB, narito yung TV. Nanonood doon sila ng TV. So nagkataon din si JB. Mm-hmm. Saan po nag-take place yung riot? At initially kasi dito daw, may mga blood stain, pero most of the blood, narito si Elvis na to, sa kwarto ni, sa cellan ni Tony ko. So dito nga sila gumagamit, si Longa Il pumunta dito, tusitahin. Sa version niya, sa version po niya, ni Clarence, pumunta daw dito, tsaka na nagkagulo. Hindi, ang iba kasi yung version ni Clarence eh. Ang version ni Clarence, nakita daw niya, nagpapatsesyon yung tatlo,
Ano una nakakita si ano si sir? Sir. Ikaw ba yung CPI? Ah, yes sir. Yes, sir. Tayo. Asan si ano? Diyan tayo. Ah, sige. Ang mabagat ng version, yung version ni na... Yes, sir. Ni OIC kanina. Ni OIC. Ito yes, yung kay Clarence, ano? Yes, sir. Yung pangyayari dun sa Patsan siya. Okay. Yung ano mo? Yung na-download mo na yung CSB? Pwede natin i-play later on siguro. May monitor date ay dito pwede natin i-play para makuha na lang ano. Sino pwede natin utusan? Ito, sir. Ah, sir. Sa, play natin yung mga pictures doon sa ano. Tawag tayo, sir, sa option. Option, sige. Tawag tayo. Line? Saglit. Sa picture ng mga... Noon nakuha na lang. Yan ang mga sa option, yung mga picture na nakuha ng CCTV. Magpapit ka lang dito ng monitor. Nung ano? Nung drive siguro. Laptop, maybe. Meron naman tayo ano dito, di ba? Meron, sir. Ayun, meron na ano eh, merong... Tinan mo sa option sila pwede mag-operate na? Ah, sige po sir. Oh. Tapos tumawag ka na ng operator. Operator pati. So, para dito tayo mag... Live. Telephone. Gamitin mo yung telepono. Oh, meron. Meron dyan. We can start now, ano? So, sir, yung dating major yung version ni OIC kanina. Based on Clarence Dong. Yes, so... So, okay, we can start now. Okay, live na tayo. Good afternoon. We will be presenting yung ano, yung dalawang versions ng ano ng kwento. The one was yung version ni Clarence. And then yung version ni JB. So, at this time, we still have no final conclusive proof ano nangyari talaga. That's why we are presenting the two views. Now we commissioned the CIDG to lead the investigation. So all the evidences na nagather initially ng ating mga in-house investigator will be turned over to CIDG, and then for the CIDG people to come out with the final complete version ng stories kung ano yung talagang totoo nangyari, because isa lang din yung mag-file lang cases later on. So we siguro pwede natin simulan dito sa version ni ano ni Clarence. Right, sir. Okay, good afternoon, gentlemen and ladies, no? I would like to emphasize that this statements, no, is only partial report or initial, no? Initial report which was stated by the OIC director this morning, no? Okay, so there was an inmate by the name of Edgar Cinco, no? He saw that three inmates having a pot session as early as 7:30 this morning, and these inmates are Peter Co, Tony Co, and Vicente C, no? May nabunot yata doon. Vicente C. Vicente. This is Vicente C. Okay na. Nabunot. Of course. May more. May namatay. Okay. Okay na, kahit walang mic, malakas naman ang boses ko eh, no? Okay. So, what happened is that itong... Okay na ba? Okay. What happened is that itong si inmate 5, no? Sinumbong niya kay inmate Clarence Dongail. This is a former major, no? Major Clarence Dongail. But this is also our inmate at the building 14, no? Confined at the building 14. So, Clarence Dongail went, no, to the tree, and pinagsabihan niya, sabi niya, wag naman ganyan at nadadamay tayong lahat, lalo na pag nalaman ng sapya, no? So parang pinagsabihan niya lang. So pagkatapos noon, umalis na siya, umupo sa isang area,
pinuntahan siya ni Tonico, no? So ang nangyari, accordingly, Tonico hit him, tinamaan siya sa hita, at pagkatapos nun, yun na, nag-rumble na. So doon na nangyari yung mga stabbing incidents, no? Wherein, ang nangyari nga, itinakbo ng SAP, no? SAP escorts, together with some Bucor escorts, sa hospital kaninang umaga. Ito ang sina Peter ko, Tony ko, and JB Sebastian. And there was also one inmate, no? Who was wounded by the name of Vicente C, but he was first taken into the NBP hospital, no? And after that, he was about to refer to the hospital na Muntinlupa, but according to YC director, it is much better that he must be confined also at the Muntinlupa Medical Center Muntinlupa, where other inmates were taken, no? So dinala rin siya doon later, so sama-sama sila doon sa ospital ng Muntinlupa. But accordingly, si inmate Don Gail, meron ding tama, no, sa kanyang kaliwang hita. Pero he was not taken into a hospital because the injury that he sustained is manageable, no, that to be cured at the building 14. So doon na lang siya ginamot. Okay? Unfortunately, inmate Tony ko died, no? But we haven't received yet any pronouncement from the attending physician. Okay? So this is the version, and I would like to emphasize that this is only a partial information, no, that was gathered by the OIC director when he went at the building 14 this morning. Okay, but the OIC director would like to investigate this, no, this matter, to make a thorough investigation on this matter, and that's why he asked the members of the investigation section of the New Bilibid Prison to proceed to this one, no. Kinakailangan maimbestigahan ng mabuti at tingnan yung lahat ng angle, and he instructed the investigators, no, as much as possible proceed with and collect the pieces of evidences that could be that has something to do with the case, and also these statements, no, to take the statements of those injured person presently confined at the hospital, and then later the investigation section would come out into proper evaluation and then recommendation of the case. But I understand that it has been brought to the CIDT already, no? Yung mga yes. Na-turnover nyo na sa CIDT. Ay, nasa inyo pa rin. Okay. So he's one of the investigators, no, that went into the building 14 to investigate and at the hospital. Okay. So as of today, we could not pronounce the entire details of the investigation because what we need is proper study and proper evaluation of the case before we could pronounce. So. Verification lang. Si Tony ko po ang lumusog at inatake ko niya si Don Gael. Teka. Atin sa ano. Okay. Yes. It was Tony ko. Sinugod niya si Don Gael. Sino po yung kasama po ni Tony ko ng paglusog? Well, accordingly, based on initial report, si Tony ko lang. No, hindi namin nakuha pa yung ibang details of investigation kasi sabi ko nga, this is only partial investigation which gathered by the OIC this morning. Kung si Tony ko lang po yung nasugatan, ay lumusog, paano po nasugatan yung ibang Chinese? Hindi, nagkaroon na ng rumble. So yun nga yung iniimbestigahan natin. Nagkaroon na ng, bigla na lang nag-rumble. Alam mo naman dito, di ba, parang ano yan eh. Kahit sa isang grupo sa labas, no? Kung meron kang mga kaibigan dyan na nandito, nangyayari talaga yon. So yun nga yung, kaya nga kailangan natin imbestigahang mabuti kung ano talaga nangyari. So far, yun lang kasi ang binigay sa Public Information Office na mga informations
At sabi ni OIC, hayaan nating maimbestigang mabuti ito. And that's the reason why there were team from the SOCO of Munting Lupa this morning. And there were also elements of the CIDG who went there for this investigation. So we'll wait for further actions and recommendation. Sino po ang nakakatay kayo? Yes, wala pa tayong malinaw na pronouncement tungkol diyan kasi kailangan ng maliwanagan muna lahat based on investigation. Sir, paano po pumasok sa picture si JB Sebastian? Yun nga, pagdating ng rumble, I think JB was there malapit. Ang hindi natin makuha talaga kung anong angulo, no? Bakit siya nandoon? Pero accordingly, sabi nila, there is always a conduct of morning exercises, and that is the calisthenics in the morning, no? But it was postponed at the building 13 because of the heavy rains, no? So, kaya siguro nakatambay daw sila doon. Yun yung mga lumabas, no, sa ano, malapit na nakatambay doon. So, syempre, siguro pagka nung nagka-rumble na, ayan na, nagalo-halo na yung ano. Pero ito naman eh iniimbestigahan na nating mabuti, no? Ang Bureau of Corrections naman, no, kami. Ang unang-unang instruction kanina ni OIC Director Rolando Asuncion sa investigation section, imbestigahan niyo mabuti. Ang gusto ko kung ano yung totoo sa investigation niyo, yun yung ilalagay niyo sa investigation report. Sir, can you confirm or deny this? Kasi ang mga iba pong sumugod dun sa ibang mga inmates. We really don't know dito kung sino. Pero ang sinasabi ko, sinugod ni JB because of the house hearing. Can you confirm that, sir? Okay, hindi bali, itatanong natin yan, no? Alam nyo naman sa mga ganong, ano, maraming naglalabasan, no? Kaya nga, kinakailangan natin imbestigahan yan, eh. Kasi pag hindi natin inimbestigahan yan, kasi kami, as much as possible, we don't believe right away, no? To any rumors or any statements made. But we have to evaluate that. Very urgently. Kinakailangan nating i-evaluate lahat 'yan. Hindi pwede sa in the investigation, you have always to come out, no, with pieces of evidences. Ano ba yung matibay na magli-link talaga sa mga statements na magko-corroborate sa mga ganitong pananalita. So titingnan natin lahat ng angle. Who's that attacker of JB Sebastian, sir? Is it true na isa pong Tomas Doneña nung matayo ko sa Tomas Doneña? Parang lumulutang yung ano, no? Kasi kanina binigay sa akin yung mga profile nitong iniimbestiga ng IS, no? Brad, ano? Okay. So isa yata ito si Tomas Doneña na iniimbestiga natin ngayon, no? So ganito, no? Parang tayo lang different version naman. Kasi yung Tomas na yan, ito yung version ng JB. Yun. That's why we're having these two, inanalusanin two different versions para mawala yung speculation na napaka-low data yung facts. May speculation na may connection sa house hearing. At this time, pwede namin sabihin na wala yan. Kasi insofar as yung the two versions are concerned, hindi ganun yung lumalabas. So yung as to the speculation kung si JB ang umatake, still don't know that. At apparently, based on the two investigations so far, mukhang si JB ang inatake pa nga ng ibang mga inmates. Ano? Iyon yung si Tomas. So ito yung para makikita natin the real, another version of the story, ikukwento, no? Sila yung ating ano, internal investigating unit. They were the one who arrived on the scene of the crime when they were informed na nagkaroon ng commotion doon sa Building 14. So when they arrived at the scene, yung mga SAP, binubuhat na yung mga one by one, yung mga wounded. So they are the one who took the pictures and everything dun sa scene of the crime. Si Mr. Alfonso. Yes, sir. Sir, may address you.
Inspector? Yes, sir. Title? Isa't sa ano, sa sergeant, sa TV kasi, sir, lalagyan ng title of Inspector. Yes, sir. Lahat sila, building 14. Sir, ito. Prison guard. Dennis Alfonso. Oh, two sir, hindi dalawa. Hindi, yun lang, PG1. PG1. Dennis Alfonso. Dennis? Alfonso. Ay, of course, LPN naman na. On record naman yan. 07. 9432. 431. 431. Pwede hingin kay ano yan, kay superintendent, yung mga 431. Sir, at around 8:15, naka-receive po kami sa investigation section ng call from the operation center na meron nga daw pong nangyaring insidente sa building 14. At around 8:20, apat po kaming investigador na dumating sa building 14. Pero hindi na po namin inabutan doon si JB Sebastian, Peter ko, at si Tony ko at si Vicente C, naitakbo na po sila sa ospital. Pagdating po namin doon, una naming nakita sa pintuan po ng mess hall ay may bakas na po ng mga dugo. Hanggang po sa kubol ni Tony ko at hanggang sa CR ay meron din po mga bakas ng dugo. Sa ibabaw po ng higaan ng kama ni Tony ko ay nandun po ang isang bali na ice pick. At ang mga kumot po at ang ibabaw ng kama ay may mga bahid ng dugo. Pagkatapos po namin sa Building 14 ay dumiretso po kami sa MCM, sa Medical Center Muntinlupa. At doon ko po nakausap si JB Sebastian at si Peter ko. Sa initial interview ko po kay JB Sebastian, sinabi niya po na ang sumaksak sa kanya mula sa likod ay si Tomas Dunina. Duninya. At habang po, bago po ang pagkakasaksak na yon ni Tomas Dunina ay kausap po niya si Clarence Donggail sa mess hall po. Habang si JB po ay nanonood ng TV. After po na bago po ang pananaksak ni Tomas Dunina, dumating po si Peter ko around 7:30, dumating po si Peter ko kasama si Vicente C. At dumiretso po sila, pagkapasok sa mess hall ay dumiretso po sila sa kubol ni Tony ko. Sumunod po si Clarence Donggail kay Peter ko at Vicente C. kung saan yung kubol ni Tony ko. Nang mawala na po yung si Peter, si Clarence at si Vicente, doon na po sinaksak ni Tomas Dunina si JB. Nagpambuno po sila at nagtamu po si JB ng saksak sa kanang dibdib. Ayon din po kay JB, habang sila po ay nagpapambuno ni Tomas Dunina, ay naririnig niya po sa loob na sumisigaw yung mga Chinese inmates. Parang nagmamakaawa, yun ang sabi niya sa initial interview niya. Yun po yung version ni JB. Ito naman po yung version ni Peter ko. Around 7:30, pagkatapos niya pong mag-almusal, ay nakatanggap po siya ng tawag, o tinawag lang po, dahil gusto daw siyang makausap ni Clarence at pumunta siya sa mess hall. Ang sagot po ni Peter ko, ayokong pumuntang mag-isa. Sama ko si Enteng. He was referring to Vicente C. Kaya nung oras na pumunta po sila agad, silang dalawa, yun nga po, nagdire-diretso na sila sa
sa kubol po ni Tony ko. Ang sumaksak po, ayon kay Peter ko, ang sumaksak po sa kanya ay si Clarence Dongail. At may kasama po pong isa na Pilipino inmate na hindi niya po pinangalanan. At siya rin po, si Clarence Dongail rin po, ang sinasabi ni Peter ko na sumaksak kay Vicente C. at kay Tony ko. Sir, yung angulo ng droga, doon po sa post-crime investigation, meron mo ba nakuha mga droga na kanalan? Nakuha ko yun na. Sa initial, ano po namin, sa pagdating po namin doon as first responder, wala po ni anuman kaming nakuhang bagay na mag-organize sa droga. So, will that dispute yung pong unang angulo na nanguling ng papatsesyon po yung tatlo? Again, ano, hirap magbigay na conclusion now. So, pag-as yung testimony, sa sinasabi lang, wala nakita ng droga. Pero kung pag-as to have a conclusion kagad what really happened, it will be premature. Kasi nga, still undergoing investigation. May presenting data to abuse para naman di tayo mag-speculate na baka it's a political reason. Ano. Hintayin lang natin matapos. Ang sabi naman ng CIDG, once na magbigay ng go signal yung doctor, within a week, lalabas na yung kanilang full investigation. So the list will be at least next week daw. Sir, of course, these people belong to different gangs or groups, diba? So may nakikita po ba kayong mga distinct area na itong dalawang gang? Actually, dalawang gang people, Commando at BCJ. JP being a member of Commando, Clarence is a member of BCJ. And then Peter ko, and then Vicente C is also a member of Commando. Si Tony ko, I believe, is a former Commando ata, naging BCJ na din. Si Antonio ata is a Commando member, is a GI. So may tatlo yung nag-interplay dito, so mahirap i-speculate na baka nagkampihan o nag-ano sila. Kasi may ibang involved din eh na nag-iisa yung GA nga si ano si yung sumaksak kay JB o kay si Tomas. Oh. Pero it could be one ano, pwedeng tingnan ng angulo 'yan kung ano. Pero sir, what are the plans now? Kasi that may drug angle na tayo. Subject ko ba to drug? Ah yes, of course ano, kausap ko lang si ano kanina si Superintendent Labo. Ang sinabihan ko sa kanya para naman at least fresh pa yung ano yung kung if ever there will be traces of shabu, dapat mag-handle ko kagad ng drug test sa actually sa loob, sa buong ano sa lahat ng inmates sa building 14, pero unahin niyo na yung mga nasa may ospital. Sir, as much as meron po tatlong version wala ka actually titignan mo parang hindi siya tatlong version eh nagko-collaborate yung sinasabi ni JB tsaka ni Peter ko eh because according to the investigation sa version ni Peter, he was invited by Clarence to have a meeting doon sa kubol ni ano ni Tony ko. Pero ang sabi doon ni Peter ko, I don't want to go there alone, so sinama niya si Vicente. So sa version ni JB, ganun din eh. Yung tatlo nasa loob na, tapos bigla daw pumasok si Clarence doon sa as soon as Peter and Vicente si arrived doon sa kubol ni Tony ko, si Clarence pumasok doon sa kubol. So from there, ay na yung nangyaring stabbing incident. So kung makikita mo, halos pare si, ano si Peter ko. Ang talagang naiba lang talaga yung version ni Clarence. Sir, with these conflicting versions, hindi ko kaya vital po ngayon yung content ng CCTV? Yes, of course. Ano, that's why. Ano, until this time, kaya kanina nasabi ko lang, although di namin pwede ilabas at this time kasi nga still undergoing investigation. Gusto din makita rin ng CIDG, ibibigay rin namin sa CIDG yon. Ang hirap lang kasi ilabas sa media ngayon yan, baka magkaroon ng iba't ibang klauri ng speculation, interpretation, everything. Let it be handled by a professional people na kaya mag-analyze ng CCTV footages. Sir, I don't mean to be pushy, sir. Paano man pwedeng kahit part lang ng papakita na siguro namin yung ano, papakita lang muna natin siguro yung nakuha mga still pictures. Ay, nung...
kanila yung nagsasabi ng totoo. Sir, ito, 1 week lang sinasabi ng CIDG. Let's wait for that, ha? Thank you, sir. Sir, sir, yung sa sinasabi naman ng version ni JB na may sumaksak sa kanya sa likod, does it mean na siya talaga yung target? Mahirap mag-speculate kasi pag gano'n ang mga tanong natin, nag-speculate na tayo eh, no? Hindi natin alam kung ano talaga what really happened. It could be may usapan si Clarence, following yung theory ni JB. Kung magdudo tayong conclusion dito, it could be there must be an agreement between Clarence and Tomas for that thing to happen. Pero at this time, ang hirap mag-speculate. Let it be handled by professional investigators. Ano? Wala malinaw. Kasi ang sabi ni JB, as soon as Peter Ko and Vicente C arrived sa kubol ni Tony Ko, parang at it appears na may simultaneous na lumabas si Tomas para sinaksak si JB. Parang ganoon. So we're looking into, because of the testimony, ang mga nagdilid sa amin is to look into the three possible deadly weapons. Kasi apparently, lumalabas sa kwento, tatlo. Tatlo yung assailant, so definitely there must be three deadly weapons here. Ano? Hindi pa pwedeng isa lang na nakita doon on top of the bed ni Tony Ko. Saka yung mga nanaksak? Ayon sa kwento. Inmate Tomas Donina, inmate Edgar Cinco, inmate Clarence Donggay. Still in investigation. Pero sa ngayon, sir, ang malinaw, yung tatlo yung... Ang malinaw po na ayon sa kwento ni JB at ni Peter ko, si Donggail, si Clarence Donggail at saka si Tomas Donina ang may hawak na deadly weapon. Pero sir, sa CCTV, malinaw po ba na makikita yung sinasabi ko sa version As of now po, hindi pa rin po namin napapanood yung CCTV. Actually, we're waiting for that doon sa sa Director's Quarter. Kaya nga alam, medyo ba mainit na kayo, kaya nagpunta na kami dito. Kaya di rin namin nakikita pa yung CCTV pa rin. Pero meron. Parang doon po kasi natin makikita. Of course. Hindi natin siguro, pakita na lang natin siya, mag-picture para may hasil na. Sige, baka pwede i-play na yung statement na cooperate. Tomas Donina. Sila ang sumugod sa kubod. Sila. Bali yung dalawa. Lumalabas na si Edgar Cinco at si Clarence ang sumugod sa tatlong munche. Si JB, solo lang siya ni... Kasi malaking tao rin to si Tomas Donina. Dati itong Philippine Navy. Sa likod, hindi alam yung magbibigay na si Peter Lucero. Sa kanya, sa salaysay niya, hindi niya alam kasi nunod dyan TV, bigla na lang siyang... And then, wala naman total lockdown sa buong NBP except 1714. And then, sila ka-full alert yung NBP. Kasi nga, kung magkakamag lang sa involved dito, baka magkaroon na spillover sa ibang mga... Clarence Donggail at saka si Edgar Cinco ang... Walang access. Yung building 14 lang ang may total lockdown. Pero pwede sa iba? Yes. Although naka-full alert yung NBP sa buong NBP facilities. Sir, are you also investigating paano nakapasok yung contraband items na yun? Paano nagkaroon ng ice pick? Awan ko kung nandito kayo kahapon, nung install namin yung jammer, may mga pinakita kami yung sa may mga pinakita mga gamit na kung saan tinatago nila yung mga prohibited items. So it looks like na talaga mayroon pa talaga mga nakabuon on previous engagement doon sa loob ng mga facilities, baka nakabuon sa lupa. Kasi kung nandun kayo sa hearing ng Congress, if you're aware of that, ang mga nakukuha ng SAP ay talaga yung mga prohibited items nasa loob ng mga sink, sa ilalim, sa mga laboratory, sa mga bowl, o talagang underneath. So it may happen na talagang meron pa talaga. But then, the SAP is guaranteeing us na talagang wala na nakakapasok. But then, kaya ang ginagawa ng operation ngayon, surgical na.
talaga iniisa-isa na lang talaga. Oh. After din sila, sir, meron pong galugan na nangyari sa building 14 today? Sa ngayon, wala, except that yung mga, yung pumasok yung sak dun sa, in, sa scene of the incident, sinabihan nila mag dumapa yung mga inmates involved, and then ito yung mga ano, whatever weapons they have. So, ang lumabas para mga 5 bladed weapons yung itinapon nila na nasa ano, nasa custody ng mga ating investigating unit. Yung sinasabing mga building 14, folder building 14. Parang ganun lang kabilis eh. Actually, mabilis. Ano, mabilis. Oo. Kasi mabilis din yung ano, yung responde ng SAC. Kasi, according to Colonel, one Colonel no, at the operation center. Nung napansin nila na nagkaroon ng commotion, rumesponde kaagad sila, kaya mabilis yung yung naging pagkilos. Kaya nasawata ka agad at nadala sa ospital. No? Walang ibang pag-insert. Dami yung dito lang. Ay, hindi, yun nga. Kaya nga iniimbestigahan natin. No? We're conducting a, at least a deeper investigation on the matter. Hindi, sir, lumalabas po doon sa pangyari. Sa kaya po yung sinasabi ko, pabilis po yung mga pangyari. Ano? We have reason to believe that this was pre-planned, na hindi po siya spur-ball, ano, ang basa po niya. Ang hirap mag-speculate eh. Kasi kung tignan mo yung testimony ni, ano, yung sinasabi ng version ni JP, apparently, ako personally, parang ito sa pre-planned operation. Kasi nung in-invite ni Clarence yung dalawa to have a meeting, pagpasok daw sa may kubol ni Tony ko, lumabas si Thomas, and then from there, sinasak si David. Kung yun ang paniniwalaan natin version, looks like a pre-plan. Pero sabi ko nga, hirap magbigay ng final word on that. Kasi nga, still undergoing the investigation. And also, sir, yung kwento po ni James Sebastian na sumaksak po sa kanya daw itong si Tomas Dulenas. Yung nauna po yun, bago niya narinig yung sigawan sa loob ng kwarto ng mga Chinese? Hindi. Nauna po yung mga Chinese? Ayon kay JB, habang sinaksak ni Duninha si JB sa likod, naririnig na niya na sumisigaw yung mga Chinese sa loob na maawa ka, maawa ka. Yun lang yung nabanggit ni JB na naririnig niya sumisigaw. Nauna po niya narinig yung maawa ka? No, simultaneous yun. Pagkasaksak, naririnig na niya. Sinasaksak, nagpapsaksak, naririnig niya. So sa version po ni JB, dalawa po yung venue ng attack sa kanya, sa area niya, doon sa common area, at doon sa kwarto po ni Tony ko, yung kubo ni Tony ko. Ah. Okay na yung ano, yung... Pwede na. Sige, i-play na natin para ano. Sige na, patayin niyo, ano, ilaw. Bawasan natin. Yes, tanggalin natin. Sino po yung magde-describe nito, sir? Sino magde-describe? Kayo na po. Thank you, sir. Dapat ba rin tanggalin ito? Yung ano? Saan? Ayun pala. Ayun. Prison guard. Ilaw pa. Patay niyo pa ilaw. Pabalik ng isa. Etong nakikita nyong may mga pumot na takip, yan yung mismong sinasabing kubol ni Tony ko. Ganyan na lang yung itsura niya. Tabing lang siya ng kumot. Sa likod niya mga kumot, nandun yung kama. Next. Ayan yung kama ni Tony ko. So, visible pa yung ice pick na bali dun sa may ibabaw, sa may... Ah,
kwarto pa rin dyan ni Tony ko. And yung kama, then nandito sa may left side, yun yung alleged ano, weapon. Sir, yun po. Pwede ba natin balikan yun? Ano po yun, sir? Yung powdery substance. Ano yan? Galing yan doon sa garapon. Maybe hindi namin, no? White. Asukal lang. Asukal siya or arena kasi ginagamit lang sa pagluluto. Ayan pa rin. Kama pa rin. Ayan yung alleged weapon na ginamit ni Clarence. Ayan po yung ano, bloodstain na sa CR. Nakita namin sa CR. Sa pintuan, bloodstains na yun. Doon po sa dulong kaliwa, doon po yung kubol ni Edgar Cinco, isa sa suspected assailant natin. Blood splatter po sa ilalim ng ano, sa may tabing kama ni Tony ko. Ito pong sulat niyan, hindi ko po kung Latin or any. Nakasulat po yan all over the kubol ni Edgar Cinco. And makikita nyo, may nakasulat pa rin dun sa tabi ng shelves, Edgar Cinco's kubol. Sa, ano po yung bloodstain na yan? Sa kumot, dun sa may pintuan ng ano, dun sa may pagpasok po sa kubol ni Tony ko. Different angle nung ano. And po, lifting of evidence. Yan po, kubol po yan ni inmate Ruben Chu. Yan po, abandoned dati po yung kaila inmate patio. Kay Edgar Cinco pa rin po. Pakibalik naman. Okay. Si inmate Clarence Donggail po yan. Yan po yung sugat ni Clarence. Inmate Clarence Donggail. Bali, lower extremities lang po yung mga wounds niya. Yung sa hita, yung dot, ayon kay Clarence, saksak ng ice pick. Hands of inmate Donggail.
inmate Donggail pa rin po yan. Ito yung mga deadly weapons na tinurn over sa amin ng Special Action Force. Yan po yung harapan ng sinasabing mess hall. Yan yung common area nila, common kitchen, dining area nila. Diyan po nanonood ng TV si JB Sebastian. Mapapansin nyo, yung katapat na pinto, diyan sa may main entrance, may katapat pong pinto yan. Yung pinto na yon, pagpasok nyo ron, nandun na agad sa kanan yung kay Tonico. Okay na. Happy. Sir, yung kaso na lang po. Kaso. Kaso? Sino yung, sa dami nung version, sino yung kakasuhan po natin, sir, dun sa mga ano po natin? At ako, at ano po yung... Siguro, after the investigation yan. Oh, sige. Oh, lahat sila makukulong. Makukulong sila sa kulungan. Okay na po, boss. Okay. Well, ang possible cases niya, sigurado either murder or homicide lang naman yan. Kung it is may pre-planning to, may conspiracy angle to, definitely it will be murder. Ano? Lamang kay si Tony ko, baka kung may conspiracy pa. So kung it's a result pa sa may simultaneous, spontaneous incident lang, it looks like homicide, no? And then because yung mga serious physical injuries among other things. And for the record na po, yung sa wala, definitely not. Di pa na, kaya nga hirap mag-speculate, ano? Kaya pa nga sinasabi. We presented the two views for you two people not to speculate on things politically na hindi pa natin alam ang punot-dulo ng lahat. Baka as it will turn out, it's a common incident lang na nangyari among inmates. Kaya hirap, huwag na nating i-speculate na it's a political motivated assault. Let's wait for the final investigation and we will see what really transpired. Ano? Kung ano talaga yung motives kung bakit nagkaroon ng ganung incident. Sir, pinload po ni Director Sessions kanina yung possibility of Actually, maski nung unang lahat din nasa talagang recommendation dyan, transfer talaga lahat ng Building 14 sa facilities ng either ng AFP o ng PNP. Pero yung wala kasing paglalagyan sa ganung kadami. Kaya ang nangyari yan, ang stopgap measure, kung if you would recall, nung mag-landing ng SAP dyan, dinala lang sila sa may dalawang PNP buses, naggalugad sila ng one day and then ibinalik ulit. As it turned out, may mga on the later part ng administration ng SAF dyan, may nakikita nitty-gritty things kung saan nakikita yung shabu, mga weapons. Pero kung talagang nasunod yung unang plano at mayroon talagang pagkakang facilities, siguro bagyo ba inyong anong yung Building 14? Baka makikita yung mga nakatago dyan. Embedded yung ano eh, yung systemic masyado na yung, ano, yung mga violations dyan. So hindi mo na siya makikita o na mira ano, lift in the surface. Inspector John Charlie, sir. Ilan po yung nailipat sa AFP facility at ilan na lang po yung natira sa Building 14 ngayon? Ang alam kong population ng Building 14 is 38, no? 38, and I think there's about 8. 8 inmates were transferred to ISAP, no? But
30 po si Hassan, si Tony Corona. 38. Di ba? Yung wala po na iba. Ah, hindi. Nung inalis na yung wala, nasa 38 tayo ngayon. Ngayon yun, present population. Thank you for coming. Oh, sa isa na kayo. Kasi lumaho namin dito, ano, halo-halo na rin. So,